Medyo nagigipit na tayo. Baka mahirapan tayong makapag-ipon para sa pagpapagamot ng inyong nanay. Pagsisipagan ko sa trabaho ko ngayon. Magda-night shift ako para doble sahod. Kaya natin to. Magdasal lang tayo palagi sa Diyos at huwag mawawala ng pag-asa. At sana tulungan ninyo ako makapag-ipon para sa nanay niyo, mga anak. Mga anak, sandali lang. Huwag kang mag-alala, Nay. Magagawa namin to ng paraan. Mahayap. Di nyo naman kailangan gawin yan. Unahin niyo ang pag-aaral niyo. Pero siyempre, Nay, gusto namin gumaling ka. Hinahanap na akong paraan para makatulong kay nanay. Kaso, kailangan kong tulong mo eh. Diyo ka ba? Ano ba yan? Eh, nag-text sa akin. Tapos, may binigay na address. So, bukas ng gabi, pupunta tayo doon para kumuha ng gamit. Lahat ng makakaya natin. Mukhang delikado yan ah. Sigurado ka ba dyan? Tol, isipin mo na lagi ng nanay natin. Baka sa kanya naman ito eh. Tsaka, wala naman tayong sasaktang tao. Wala tayo ng gamit, yun lang. Lucas, isipin mo na yung kalagayan ng nanay natin ngayon. Ito lang ginagawa natin para sa kanya eh. Kaninong bahay ba yan? Basta. Sino yung nagbigay sa'yo ng address? Basta. Paano kung mahuli tayo? Ano? May ka paayaw? Sunod ka na lang. Kunin mo ngayon. Kala ko ba, di tayo mananakit? Hindi nga. Baka sakali lang naman tayo eh. Taka na, anong oras na? Ano, handa ka na? Basta, kung sakaling kabahan kapag nasa loob tayo, isipin mo lang sa nanay. Baka sa kanya naman ito eh. Anta ka na. Thank you.
Bakit ka na dito? Huh? Sinuksan mo? Huh? Gising. Ito na. Tabi mo. Tayo na meron. Mahal pa rin tayo ng Diyos, mga anak. Dahil may taong gustong tumulong sa nanay ninyo kahit libre lang. Pero yung taong yun, nabalitaan ko, namatay na siya. Kagabi lang,